Noong kabataan ba ninyo, nakaranas rin ba kayong manguha ng bayabas sa daan nyo pauwing eskwela o galing sa lakwatsa? Kami po kasi, oo. Marami pong mga tanim na bayabas sa gilid ng palayan noon sa daan namin pauwi. Kaya talagang hindi pwedeng hindi kami manguha doon kapag maraming bunga. Lamang tiyan rin po siyempre. At tuwang-tuwa po talaga kami noon. Kasama ko ang aking mga kaklase at iba pang mga kaibigan sa baryo namin. Masaya at wala pang problema ang buhay bilang isang bata. Mga oras na hindi na maibabalik pa. Pero may mga alaalang naiwan na kailanman ay hindi malilimutan. Isang umaga, namingwit kami ng tilapia sa isang palaisdaan sa lugar namin sa Romblon. Isang maliit at simpleng baryo lang naman po ang lugar namin, pero marami din pong nakatira na ngayon. Ang palaisdaan po kung saan kami namimingwit ay isang abandonadong palaisdaan na po. Nalugi po yata yun noon. Kaya inabandona na po ng may-ari at matagal na rin pong ipinagbibili. Pero dahil medyo may kalawakan rin po yon, hirap po silang makahanap ng bibili doon dahil medyo malaki nga po yung presyo. Kaya ang nangyari, yung mga natira pong tilapia na lumaki na rin po sa ilang buwan na abandonado na po yon, hinuhuli po namin gamit ang bingwit. Hindi naman po kasi pinagbabawalan ng may-ari. Isa po yun sa mga nakakatuwang gawin din tuwing walang pasok. Sabado po ng tanghali noon at naglalaro lang po kami doon kahit napakainit. Ganon talaga kapag bata pa. Bandang alas 5:30 na po ng hapon nung nagsabi po ang mga barkada ko na umuwi na raw kami. At tulad nga ng sabi ko, sa daan namin pauwi ay hindi pwedeng hindi kami manguha ng mga bayabas. Apat po kaming magkasama noon. Bale ako, si James, si Goryo, si Bernard. Hindi po mga tunay na pangalan. Tawagin nyo na lang rin po pala ako sa pangalang Alvin. Pare-pareho po kaming mga 11 gulang pa lang noon. Pare-pareho po kaming mga 11 gulang pa lang po noon. Noong araw po, mga dekada 90 po nang mangyari ito. Yung mga ganyang edad po, talagang totoy pa po kong ituring, lalo at hindi pa po kami tuli noon. Plano kasi namin noon na magpatuli bago po kami mag-high school. Kaya supot pa po kaming lahat ng panahon po na ito. Sa aming apat po, ako po yung pinakamagaling umakyat ng bayabas. Siyempre, meron pong mababa lang. Pero meron din pong matataas na puno na kailangan po talagang akyatin. Inakyat ko po ngayon ng isang puno doon sa may gilid po ng daan. Malapit lang po sa palayan. Nagmamadali na po ako noon dahil medyo padilim na rin po. At hindi pa po ako nakapag-igib ng tubig sa balon nila Aling Marites, kapitbahay po namin. Marami pong bunga noon sa may tuktok po ng puno, kaya syempre ay hindi ko po yon palalagpasin. Habang ang mga kaibigan ko ay abala naman din sa pangunguha sa mga mababang puno. May dala po akong supot sa itaas noon. Pilit ko pong inaabot ang isang malaking bayabas sa may dulo po ng sanga. Ngunit nabigla po ako noon nang makita ko pong parang may tao doon sa loob ng kubo. Sa may gilid po banda ng palayan, malapit po sa bayabas na inakyat ko. Kung paano ko po yung nakita, yun ay dahil bukod sa mataas ang bayabas, mataas rin po na parte ang kinalalagyan nito. At isa pa, sira-sira na rin po ang bubong ng bahay na iyon. Yung tipong meron ng malalaking butas. Kaya mula po sa itaas ng puno, agad ko po yung napansin. At agad po akong napatingin doon. Nung tinignan ko pong mabuti, Sir Dan, kahit medyo madilim na po, kitang-kita kong may isang figura ng matandang lalaking nakatingala sa akin mula doon sa loob ng kubo.
at nabitawan ko po ang supot ng bayabas na merong mga laman. Nung makita ko pong umisi po ito sa akin habang nakatingala at pulang-pula po yung mga mata po nito. Yung tipo po ng ngisi na kikilabutan ka po talaga. Dahil yung bunganga po nito na nakita ko sa mismong mga mata ko, unti-unti pong humaba yung mga pangil mula doon. Napasigaw po ako noon sabay mabilis po akong bumaba sa puno. Kulang na lang nga po noon tumalon po ako mula sa kinalalagyan ko eh. May nakakatakot na matanda sa loob ng kubo. Tumakbo na tayo! Sigaw ko po noon sa mga kaibigan ko. Na syempre, ikinabigla po nila. Patakbo na po talaga ako noon. Pero ayaw po nilang maniwala. Ang ginawa po ni Goryo, lumapit po siya sa kubo. At sinili po niya sa may bintana. Tuluyan na pong lumubog ang araw noon. Goryo, huwag na! Tara na! Sigaw ko po noon dahil sigurado po talaga ako sa aking nakita. Ngunit pinagtawanan lang po nila ako. Dahil wala naman daw nakita si Goryo nung sinilip niya mula sa bintana. Nakapagtataka po yon siyempre. Lalo at alam ko po ang nakita ko. Umuwi na lang po kami noon. Nauna na pong lumiko sa mga bahay nila, sila James po at Goryo. Kami na lang po ng kaibigan kong si Bernard ang naglalakad noon. Nang bigla naman po niyang maalala na nakalimutan niya ang kanyang tsinelas. Ito po kasing si Bernard ay sanay po talagang hindi nagsusuot ng tsinelas noong kabataan po namin. Parang meron po talaga kasing ganon sa grupo dati lagi. At sa kaso po namin, si Bernard po yon. Kaya sa tuwing nagdadala po ito ng tsinelas, palagi po niyang nakakalimutan. Ang sabi po niya sa akin, balikan ko na lang siguro yon. Magagalitan ako ni nanay kapag umuwi akong walang tsinelas. Bagong bili pa naman yon. Wika pa po nito. Wag na. Totoo yung nakita ko. Delikado nang bumalik doon. Yung nakita ko na yon. Aswang yon. Sigurado ako. Sabi ko pa po noon sa kanya. Dahil sa totoo lang po, matagal nang walang nakatira sa kubo po na yon. Wala talagang kahit sino dapat doon. At yung itsura po ng matanda, nangingilabot pa rin po ako kahit hanggang ngayon kapag naaalala ko. Pero wala pong magawa si Bernard kundi balikan po yon. Ang sabi po niya sa akin noon, babalikan daw niyang mag-isa. Sabay agad siyang tumakbo ng mabilis pabalik doon. E siyempre ako, kaibigan ko yon. Kaya kahit madilim na at medyo natatakot din po ako noon, wala po akong nagawa kundi sumunod na lang po sa kanya. Hinabol ko po talaga siya noon. Hinihingal po kaming dumating doon at agad po naming hinanap ang kanyang tsinelas. Pero wala po yun doon sa ibaba ng mga bayabas. Ang sabi po niya, sigurado raw siya na doon niya banda na iwan ang tsinelas dahil suot pa daw niya iyon at iniwan niya sa ibaba ng bayabas noong umakyat din siya sa isang puno. Patingin-tingin po ako noon sa may kubo habang naghahanap po kami. Nang bigla ko pong nakita na nakasabit po yung isang pares ng tsinelas sa may bintana po ng kubo. Siyempre nagtaka po kami dahil sino naman ang gagawa nun. Noong kukunin na po sana yun ni Bernard, doon ko na po nakita ang isang malaking ibon na nakahapon sa may puno ng bayabas. Napakalaki po nun na agad po akong napasigaw nung makita ko po yun. Dahil po sa pagsigaw ko, napatingala din po agad ang kaibigan ko. Halos sabay po kaming napatakbo noon ang kaibigan ko. Pagkatakbo po namin, narinig po namin ang pagaspas ng pakpak
kasabay po ng napakalakas na huni ng wakwak. Halos maiyak na po ako noon sa kaba. Pero mabilis po kami kung tumakbo ni Bernard at sa ulado po namin ang lugar. Sumigaw po ako noon sa kanya na doon kami sa shortcut papuntang palaisdaan dumaan. Talagang doon ko po unang naisip na pumunta kahit abandonado na po yon. Dahil marami rin pong mga taong nanguhuli ng alimango doon banda kapag gabi. Isa pa, doon na rin po ako banda unang tumakbo. Kaya tinuloy-tuloy ko na rin po. Pagtingala ko po noon sa itaas po namin, sobrang dilim na po, na parang meron pong anino sa itaas namin na tumatakip po sa liwanag ng buwan. Isa pa, pakiramdam ko po noon napakalakas po ng hangin. Halos nasa itaas na po talaga namin yung malaking ibon na humahabol sa amin. Habang patuloy po ang naririnig naming huni ng wakwak. Yung mga dahon po ng saging noon doon banda, parang nagkakandabali po. Ganon po yung naririnig ko noon. Pero kung wala po yung mga saging na iyon, baka nadagit na po kami. Lalo at natataranta na rin po kami noon. Nung makarating po kami sa Pilapil, syempre, wala na pong kahit anong puno doon. Yung pinakauna pong kahon sa palaisdaan, tumalon po ako doon agad. Tinamaan pa po ang likod ko noon dahil tumalon din po si Bernard kasunod ko. Ang nasa isip ko po noon, takot sila sa maalat, sa murang edad. Syempre, yun lang po ang kaunti kong nalalaman sa mga aswang. Pagtingin ko po, paikot-ikot po yun doon banda. Talagang napakalaki po noon. Parang payong po yung mga pakpak dahil sa sobrang lapad. Na natatakpan po yung liwanag ng buwan sa ibaba kapag nasa itaas po namin ito. Puno na po ng mga lumot yung palaisdaan na natalunan namin. Kaya lumulutang po yun sa tubig na medyo makapal na rin po. Doon po kami noon banda at ulo lang po namin yung nakalabas kahit ang baho po ng tubig doon. Para malinaw lang po ah, yung mga palaisdaan po na yon, konektado po yon sa ilog na kung saan ay tubig alat po yung dumadaloy na tubig. Nung bigla pong nawala yung paikot-ikot na malaking ibon, hindi po kami umahon agad at sumigaw po kami ng sumigaw ng tulong. Maswerte po noon na meron pong tao na nanghuhuli nga ng alimango doon banda. Tulad nga ng iniisip ko noon. At narinig po nito kami. Ang sabi ko po noon sa kanya, halos 10 minuto na kaming sigaw ng sigaw. Pero ang sabi po niya, doon lang naman daw sa banda pero wala raw siyang narinig. Huli na raw nang marinig niya ang mga sigaw namin, na agad naman daw niyang pinuntahan nung marinig niya. Maya-maya pa, nagdatingan pa ang ibang mga tao na merong dalang mga sulo galing sa panghuhuli din ng alimango. Sinabi po namin sa kanila ang lahat ng mga nangyari. At ang sabi po nila, baka raw tumakas na yung aswang nang makitang may mga paparating doon. At kahit ano daw ang gawin nito, hindi raw nito magagawang lumusang doon sa tubig kung saan kami tumalon. Dahil ikakapahamak daw niya yon. Nanginginig pa rin po ako noon sa kaba. Ganon din po ang kaibigan ko. Akala po namin noon, madadagit na po talaga kami. Sa punto po na yon, doon po sa nag-iisang puno ng nyog doon banda, may bigla pong lumipad mula doon, sabay napakalakas po ulit na huni ng wakwak. Tinaas po ng mga kalalakihan ang kanilang sulo. Pero mabilis po yung naglaho. Hinabol pa nga po nila yon at pinaghahanap. Pero wala po silang naabutang kahit ano. Naging palaisipan po sa lahat noon kung sino nga ba ang matandang nakita namin. Na alam kong siya rin pong humabol sa amin ang gabing yon. Nung pinasok po nila yung kubo, nagulat po sila sa masangsang po na amoy sa loob.
at marami pong mga buto ng hayop na meron pa pong tira-tirang mga laman. Halos masuka po ako noon at nakiusap na lang po kami ng kaibigan ko na ihatid na po kami sa mga bahay namin. Hindi ko po malilimutan na yung itsura po ng mga nakita namin sa kubo. Parang hayop po na walang habas pong kinain ng kung anong mabangis na hayop. Siguro ay dayo lang daw po ang matanda po na yon. At yung kubo po na yon ang ginawa niyang taguan. Baka kami daw ang pinuntirian nito dahil baka sawang-sawa na raw ito sa kakakain ng laman ng hayop. Hindi po namin natukoy kung sino yon. Pero medyo kumalat po ang nangyari noon sa maliit po naming baryo. Sa katunayan, sinunog po ng mga tao noon ang kubo po na yon sa may gilid po ng palayan. Mabuti na lang po noon at hindi po kami napahamak. Siguro, hindi pa po namin oras ng mga panahon po na yon. Hanggang dito na lang rin po siguro ito. At maraming salamat po. Delfin nga po pala ng Aklan. Nagpatulong lang po ako sa aking apo para maisulat po at maipadala itong kwento ko. Dahil matanda na nga rin talaga ako. Dating nakikinig lang po ng radyo hanggang sa nitong pandemya. Tinuruan ako ng mga apo ko na gumamit ng cellphone at makinig ng mga ganitong kwento. Kaso nga lang, ito lang din po yung alam ko bukod po sa pag-text sa tawag. Hindi ako marunong mag-Facebook kaya hindi po ako makasend ng kwento nang walang tulong ng aking mga apo. Sa baryo po namin, nakatira kami sa may pinakadulong sityo kung saan iilan pa lang po talaga yung bahay noong dekada 70. Ang baryo po namin ay sakop ng probinsya ng Aklan kung saan nung mga panahon po na ito ay medyo marami pa talaga ang mga baryong hindi pa inaabot ng linya ng kuryente. Nagtitiis lang po kami noon sa gasera at sa pag-iigib din po ng napakalayo para makakuha ng tubig na maiinom. 22 po ako nang mangyari itong kwento ko. Dekada 70. Wala na po yung tatay ko noon. Maaga pong nawala dahil sa pagkalasenggo nito at paninigarilyo. Kami na lang po ng nanay ko at tatlong kapatid ang magkasama noon. Ako po yung panganay. Magkakasunod lang din po kami. Kaming lahat high school lang po yung tinapos at hindi na po nakapagkolehiyo. Wala po kasi kaming panggastos at malayo na po yung kolehiyo talaga doon po sa lugar namin. Karamihan po ng mga kolehiyo noon nasa Kalibo lang po. Kaya medyo mahal po talagang mag-aral. Nagbibenta po kami ng kung ano-ano noon. Habang rumarakit din po ako sa mga sakahan, taga-agapas po ng palay. Ganito po nagsimula ang lahat. Nagmamadali po akong umuwi noon, Sir Dan, galing sa pag-apas ng palay sa kabilang barangay. Medyo ginabi na po kasi ako dahil po sa paghihintay ng bayad. Kaya imbis po natahakin ko yung daang madalas ko pong daanan, naisip ko po noon na mag-shortcut na lang para mabilis. Medyo nagalangan pa po ako noon dahil wala na ngang masyadong gumagamit sa daan, lalo at may kasukalan, pero sa isip ko po noon, mas mapapabilis talaga ang aking pag-uwi kapag doon po ako dumaan, lalo at wala naman din pong problema sa akin dahil hindi talaga sumagi sa isip ko na may kung anong mangyayari. Tinaha ko nga po yung daan na yon. Siguro mga 30 minutos din pong lakaran ang matitipid ko kapag doon na po ako dumaan. Mahaba-haba po kasi talaga kapag sa normal po na daan. May dala naman din po akong itak kaya yun po yung ginamit ko sa pagputol ng mga nakaharang na talahib. Lalo at hindi na po talaga masyadong dinadaanan yung daan po na yon. Nakalabas naman po ako ng maayos doon sa masukal po na parte. At napadaan po ako doon sa may likod po ng bahay
nila Aling Rosa. Kababaryo po namin. Doon po kasi talaga diretso yung daan pagkalabas po doon sa kasukalan. Malapit lang din po yon sa bahay namin. Kumbaga hindi naman po ganun kalayo. Isa po yung bahay ni Aling Rosa. Sa iilan lang naman pong bahay sa sityo po namin noon. Nung nandoon na po ako sa likod mismo ng kanilang bahay, narinig ko pong nagsalita si Aling Rosa na tatagalugin ko na lang po. Akin na yung lamang loob. Pahingi pa. Sabi ko naman sa'yo, isunod na natin yung aso natin. Wika pa po nito. Ganon po yung narinig ko. Na parang may bakas po ng pagmamadali at pagkatakam sa pagkakasabi po nito. Napatigil po ako doon. Siyempre parang iba na po agad yung ibig sabihin doon pa lang. Bago pa man po ako makapagpatuloy sa paglalakad, bigla po ulit akong nakarinig ng parang hayop na mabilis pong nalagutan ng hininga. Yung tipong parang bigla pong sinaksak o pinatay. Tapos, boses naman po ng asawa ni Aling Rosa na si Mang Boy yung narinig ko. Ang sabi po nito, pasensya ka na, kailangan lang talaga naming kumain eh. Ito lang naman din yung silbi mo. Sambit pa po nito na parang meron siyang kinakausap maliban kay Aling Rosa. Sa punto po na iyon, alam kong parang ilalagay ko na naman po sa alanganin ang aking sarili. Dahil hindi ko mapigilan noon na mapaisip kung ano nga bang nangyayari sa loob. At namalayan ko na lang po Sir Dan na kahit kinakabahan, kusa pong gumalaw ang aking katawan palapit po doon sa parang maliit na bintana sa may lababo banda nila Aling Rosa. Mukhang kampante po talaga silang walang makakarinig sa kanila. Dahil bukod sa wala silang kapitbahay, wala na rin talagang dumadaan sa daan na iyon. Nagkataon lang din talaga na nagmamadali ako kaya doon ako dumaan kahit may kasukalan. Dahan-dahan po ako noong lumapit, Sir Dan. Pinagpapawisan po ako noon. Yung maliit pong bintana na iyon sa may lababo, gawa lang po yun sa kawayan. At sakto po yung tangkad ko na makakasilip po talaga ako doon. Nung ginawa ko po yun, agad pong tumambad sa akin yung hayop. Opo, una ko pong nakita yung kulay puting aso na nakalagay po sa isang malaking planggana. Yun po talaga yung aso nila. Dahil kilala ko po yun. Hindi naman po yun kalakihan kaya nagkasya po siya doon sa planggana. Sigurado po ako doon na yun na nga po yun. Dahil palagi ko pong nakikita yung aso na yun. Gasera lang po yung ilaw pero kitang kita ko po na wasak na po yung tiyan ng hayop at naliligo na po yon sa sarili niyang dugo. Nasa kabilang side po yung mag-asawa dahil naririnig ko po ang kanilang boses. Hindi ko po sila makita mula doon sa aking kinatatayuan dahil nasa kabilang side po sila ng kusina. Makikita ko po sana yon doon po sa bintana mismo ng kusina kung umikot po ako pero wala na po akong lakas ng loob para gawin pa yon. Dahil sa totoo lang, nanginginig na po yung tuhod ko noon. Hindi po muna ako umalis. Mga isang minuto pa, kitang kita ko po na biglang pumunta doon banda si Aling Rosa. Yung bunganga po niya, puno po ng dugo. Umupo po siya doon po banda sa may hayop. Sabay meron po itong dinukot sa katawan po ng aso. Nakatalikod po ito sa akin pero base po sa kanyang mga kilos, yun po talaga yung kanyang ginagawa. Bago ko pa man po makitang nilantakan po niya iyon, mabilis po niyang hinilang malaking planggana. Papunta po doon sa side na hindi ko po nakikita. Inuulit ko, hindi ko po nakitang kinain po niya iyon pero kitang kita ko pong balot po ng dugo
yung bunganga ng matanda. At naririnig ko po talaga yung ginagawa nila na kahit doon pa lang po, alam ko pong kinain po nila yon. Dahil nga po hindi ko na rin po nakita at takot na rin po ako noon sa aking mga naririnig na parang nag-aagawan po sila sa mga lamang loob po ng hayop. Kaya dahan-dahan po akong umalis doon. Nung malayo-layo na po ako doon at tanaw ko na po yung bahay namin, nasuka po ako noon sa gilid po ng daan. Hindi ko po akalain ang aking mga nasaksihan. Hindi po kinaya ng sikmura ko ang mga nalaman ko. Wala pa po yata ang alas 8 ng gabi nung dumating po ako sa bahay. Agad nga po akong uminom ng tubig noon. Sabay umupo po ako sa may sala po namin. Napansin po ng nanay ko ang panginginig ng kamay ko, kaya nagtanong po ito sa akin. Doon ko na nga po ikwinento ang lahat. Inilihim po namin yon, lalo at may mga kapatid po akong babae. Ilang araw po pagkatapos po niyan, Sir Dan, ginulat na naman po kami ng balita ng pagkawala ng mga alagang hayop ng ilang kababaryo sa kabilang sityo. Puro po hayop yung biktima sa mga napapabalita. Pero magkakasunod po yon na ang sabi po nila, aswang raw po talaga ang may gawa at hindi lang raw isa. Siyempre, ang una pong pumasok sa utak namin noon ay ang mag-asawang Rosa at Boy. Umaga po noon, dumaan po ulit ako doon kila Aling Rosa para lang po makiusyoso. Hindi ko naman po inaasahang makita na meron po siyang nilalaban na dugo ang mga damit. Nakita ko po talaga yon, Sir Dan. At nang mapansin po ako nito, agad po niyang tinakpan yon. Ngumiti lang po sa akin yung matanda. At ako naman po ay agad na rin pong umalis dahil nga po sa mga nakita ko. Hapon din po mismo ng araw din po na yon, nagulat po kami nung meron na pong nagtanong sa amin doon sa bahay kung may kilala daw ba kaming dalawang matanda na pinaghihinala ang aswang. Malakas raw po kasi yung kanilang hinala na doon daw sa sityo namin ang galing ang aswang na dumali sa mga hayop nila. Ang sabi lang po ng tatay ko noon ay mahirap magbigay ng pangalan, pero kung iisa-isahin nila ang iilan lang namang mga bahay doon, sigurado namang magkakaroon sila ng ideya. Ayaw lang din talaga ni tatay na sabihin ng tungkol kay Aling Rosa at Mang Boy. Talagang naglibot po doon noon yung mga kalalakihan, patanong-tanong at naghahalughog doon banda sa sityo namin. Hanggang nung sumunod po na gabi, nagdesisyon po noon talaga kami ni tatay na magbantay-bantay lang po doon sa dalawang matanda doon po banda sa kanilang bahay. Gusto rin daw kasi ni tatay na makita mismo yon sa kanyang sariling mga mata. Mga 10 PM po siguro noon nung lumabas nga po kami ng tatay ko. Nung malapit na po kami doon banda sa bahay po ng dalawang matanda, sa gilid po noon ay puro po matataas na mga talahib. Nagulat po kami noon at napabunot po ng itak nang makarinig po kaming parang may naglalakad doon po banda sa may talahiban. Ando na po talaga kami malapit sa bahay ng matanda nang mangyari po yon. Maya-maya pa po, talagang ikinabigla po namin nang magkataon pa talaga na doon din banda sa kinatatayuan namin ay meron nga pong lumabas sa may talahiban. Dalawang tao po yon. At kahit medyo madilim, nakilala po namin. Walang iba kundi si Aling Rosa at Mang Boy. Ang una ko pong napansin noon, Sir Dan, duguan po si Aling Rosa. May sugat po ito sa kanyang may tagiliran habang inaalalayan po siya ni Mang Boy. Siyempre kami, nataranta po kami noon ni tatay. Ano bang nangyari? Tanong po ni tatay noon, na parang nangibabaw pa po sa kanya yung awa
Sa sitwasyon nga po ni Aling Rosa, na nakalimutan po niyang pinaghihinalaan itong aswang. Ang sabi lang po ni Mang Boy, na aksidente daw po. At kailangan lang daw gamutin doon sa kanilang bahay, na sobrang lapit nga rin po. Hinayaan lang po namin na makauwi. Dahil sa hindi po maipaliwanag na dahilan, parang naunahan po kami noon ng dungan. Kumbaga, parang hindi na po kami nakapag-isip. At hinayaan lang po namin sila. Nakatayo lang po kami doon banda, mga ilang minuto pa. Dahil hindi nga po namin alam ang aming gagawin. Ang sabi po ni tatay noon, hayaan na lang daw namin at umuwi na lang daw po kami. Naguluhan din po siguro yung tatay ko. Lalo at mabait po sa kanya yung mag-asawa. Ilang metro pa lang po kaming nakakalayo, bigla pong may tatlong lalaking paparating na meron pong mga dalang sulo. Napatigil po kami noon at nung tinatawag po kami nila, sinalubong po nila kami, sabay tanong po kung may nakita daw ba kaming dalawang matanda. Dahil yun daw ang dalawang aswang na pinaghahabol nila dahil mang bibiktima na naman daw sana ng kanilang mga hayop. Pati pa daw sana yung sanggol pa lang na anak ng isa raw sa kanila. At ang pinakamahalagang detalye, sugatan daw po yung isa sa dalawang matanda dahil nataga daw ng isa sa mga lalaki. Nagtinginan po kami agad ni tatay noon at wala na pong nagawa yung tatay ko kundi ituro po yung bahay ni Aling Rosa at Mang Boy. Agad nga po naming pinuntahan yon. Tumakbo po kaming lahat papunta doon. Ngunit nung pinapalabas po namin sila, wala pong sumasagot. Nung pinilit pong buksan yung pinto, wala na po ang dalawa doon. Meron pong mga dugo ang damit. At bukas po yung bintana sa kanilang kwarto, na parang doon po dumaan yung mga ito. Hinabol po yon ng mga lalaki. Pati po kami tumulong pero nibakas po nila, wala na po talaga. Ang sabi po ng isa sa mga lalaki, baka nadilaan na raw ng aswang ang kanyang sugat, kaya nagawa na nilang tumakas. Kung taga dito ka po sa baryo namin at nabubuhay ka na noong dekada 70, siguradong alam mo yung kwento na ito at ang tunay na mga pangalan ng dalawang matanda na parehong mga aswang. Natakot po yung mga kababaryo namin noon na magsalita tungkol doon. At simula po noon, hindi na talaga bumalik yung dalawang matanda. Sinunog pa nga po yung bahay nila. Nung hindi na rin talaga sila bumalik, dahil nagdudulot pa po talaga ng takot sa amin, na nakatayo pa rin po yun doon kahit inabandona na po ng may-ari. Hindi rin naman kanila ang lupang kinatatayuan noon. Simula po noon, wala po talaga kaming balita sa dalawang matanda. Dito ko na rin po tatapusin ang kwento ko na ito. Paalam po muna sa ngayon at magpapadala pa po ako ng iba ko pang karanasan kapag napili nyo pa ito. Binabati ko kayong lahat ng isang magandang araw. Tawagin ninyo ako sa pangalang Rogelio, taga Isabela at malapit na ring maging senior citizen. Nagpatulong lang ako sa anak ko para may padala itong kwento ko. Dahil gabi-gabi kaming nakikinig sa mga kwentong kababalaghan, kaming lahat sa bahay nakikinig talaga sa inyo at sa iba pang mga channel. Ako naman yung magkukwento ng karanasan ko ngayon. Nangyari ito sa lugar namin taong 1985. Sugarol po ako noon at may pagkalasenggo ng mga panahong ito. Bata pa kasi at nadala rin sa impluwensya ng mga barkada ko. Wala pa akong anak ng panahon na ito, kaya malaya pang maglakwatsa at gumawa ng kung ano-ano mang gusto ko. Nagsimula ang lahat isang gabi. Nagpunta kami ng mga barkada ko sa dulong sitio ng baryo namin para magsugal.
May lamay kasi roon sa namatay na malayong kamag-anak ng barkada ko. Tawagin natin ang barkada kong ito sa pangalang Marcelo. At kasama pa namin ang isa pa naming kabarkada. Natawagin naman natin sa pangalang Onyok. Hiniram ko pa yung motor ng tsuhin ko noon para hindi na nga kami maglakad. Inangkas ko lamang silang dalawa. Nung nasa labas na kami ng bakod ng bahay na merong lamay, nilabas na nga naming tatlo ang aming mga pera. May mga pera naman po kami dahil naghahanap buhay na rin naman kami ng mga panahong ito. Kaso nga lang, 300 lang yung pera ni Onyok noon. Kaya yung nangyari, nagambag na lang din kami ni Marcelo ng tigta 300 bawat isa para meron na kaming siyam na raan na pangkapital sa sugal. Lucky 9 po yung nilalaro namin noon. Noong araw, malaki-laki na rin ang siyam na raan. Lalo na kung hindi naman ganun kalakas yung pustahan. At ganun nga po yung nangyari. Naglaro kami ng Lucky 9. Kami po yung bangka at medyo okay naman po yung takbo. Hanggang sa lumago po yung pera namin at naging 4,000. Para sa aming tatlo noon, malaki na po yon. Pero sumali na rin ang mga matatanda. At kahit sino na, ay nakitaya na rin kahit pa mga babae. Medyo nabawian kami ng mangyari yon. Pero bigla ulit kaming pinasukan ng swerte. At nanalo kami ng magkakasunod. Tuloy-tuloy lamang yung palitan at talagang binubuenas nga kami. Hanggang sa wala na ngang pumupusta. Nanalo kami ng mga 10,000. Napakalaking halaga na po yon. Pero paghahatian pa namin yon. Maraming humihingi ng balato pero hindi na lang kami nagbigay. Dahil lahat ng natalo, hihingi pa nga kapag nagsimula pa kaming magbigay. At tatlo rin kaming maghahati pa. Pero nagkayayaan na lang noon na uminom. Bumili kami ng isang kahon ng beer. Tapos anim kaming nagiinuman. Hindi naman umiinom kasi yung iba naming nakalaban. Masaya po kami noon. Hindi naman namin nakalain na sa parehong gabi may hindi inaasahang mangyayari. Doon lang din kami banda sa may tabi na ginuman. Habang marami pa ring mga tao, yung isa po naming nakainuman, natawagin nating Mang Noel, namimilit pa rin na makahingi ng balato, pero hindi talaga kami nagbigay. Dahil nagiinuman na rin naman kami, at kami rin yung bumili ng inom at pulutan, at napaghati-hatian na rin namin ang pinanalo namin. Nagsimula pong mainis si Mang Noel dahil doon. Ano ba naman yan? Malaki rin yung tinalo ko ah. Tapos ayaw man lang magbigay ng balato. Ang swapang nyo naman. Sabi po nito. Umalma kaming tatlo noon. Dahil parang galit pa siya. Samantalang malinis naman kaming nanalo. Swinerte lang din talaga kami. Hanggang sa magkainitan po bigla yung usapan. Biglang pinataob ni Mang Noel yung mesa. At sinakal po nito si Onyok. At susuntukin pa sana. Kaya mabilis ko pong dinampot ang upuan. At hinampas ko po yun sa kanya. Siyempre, akampihan ko yung barkada ko. Nabitawan niya po si Onyok noon dahil sa ginawa ko. At doon na nga nagkagulo. Nagulat po ako noon. Nung may biglang humampas rin sa likod ko ng upuan, tinamaan po ako sa likod at sa batok. Kaya medyo nandilim rin yung aking paningin. Paglingon ko, tatay po yun ni Mang Noel, na tawagin naman nating Lolo Goryo. Akmang uulitin pa po niya akong hampasin. Sinuntok ko po ito sa kanyang mukha. Hindi na po ako nakapagpigil kahit matanda pa po ito. Pero siya po yung tipo ng matanda na malakas pa naman yung pangangatawan. Nagkagulo-gulo na po noon hanggang sa awatin po kami ng mga tao. Nung naawat na, pinagbantaan po kami ng mag-ama noon. Magbabayad daw kami sa nangyari. Sabi pa nga ni Lolo Goryo, pati daw siya na matanda na, pinatulan ko pa. Pero kasi, hahampasin pa sana niya ako ulit noon. Kaya sinunto ko na siya agad. Sinubukan ko lang ring protektahan ang aking sarili.
Hindi ko sinasadyang masuntok talaga siya. Nagpadala rin po ako sa galit. Akala naming magbabarkada. Ayos na nga nang maawat na at tumalis na rin po yung mag-ama. Pero mukhang hindi pala ganun kadaling ayusin ang mga ganong gusot. Umupo lang po kami noon sa may upuan. Hindi pa kami umuwi dahil nag-uusap-usap pa kaming mga nandoon. Doon na nga po lumapit si Lola Elay, yung nanay nung namatay na pinaglalamayan. Ang sabi po nito, "Nako kayong tatlo, yun pa talagang mag-ama ang pinili ninyong kalabanin. Hindi ninyo alam ang pagkatao ng mga yan, lalo na yung si Goryo. Mag-ingat kayong tatlo." Sabi pa po nito, "Bakit, ano po bang tungkol sa kanya?" Tanong ko naman noon. Nagtitinginan yung mga matatanda nung tinanong ko yon. Tapos nagsalita din yung isa pa naming matandang kababaryo. "Alam ninyo, mga matatanda lang yung nakakaalam nito. May nakakita noon kay Goryo na kumakain ng hayop. Kumalat ito halos noon pero hindi na napag-uusapan ngayon. Dahil yung huling nagkalat ng balitang ito nung mga bata-bata pa kami, namatayan ng sanggol na anak. Sa hinala namin, nagalit yang si Goryo at biniktima nito yung sanggol. Siya lang rin yung umaali-aligid sa bahay nung nagpakalat ng kwentong ito noon. Kaya wala kaming ibang pinaghihinalaan. Lalo at sabi rin ng albularyo, inaswang daw talaga yung bata. At yung hayop na nakitang kinakain ni Goryo, lamang loob lang yung kinuha. Talagang nakilala siya nung nakakita eh. Kaya aswang talaga yung si Goryo." Sabi pa nga po ng isa naming matandang kababaryo, pinapaingat talaga nila kami noon. Napaisip kaming magbabarkada bigla dahil sa kanilang mga kwento. Kaya pala parang walang kaibigan si Lolo Goryo, na parang takot sa kanya ang ibang mga tao. May mga ganun palang nangyari noon. Nung mga lagpas alas 12 na po, ang sabi naming tatlo noon, doon na lang kami sa lamay magpapalipas ng gabi at sa umaga na kami uuwi. Dahil yun naman talaga ang balak namin, kaya hindi namin binago ang pinag-usapan. Mga alauna e medya yata ng madaling araw, nung nagsihigaan lang kami doon sa mahabang upuan, dahil nakainom pa nga kami noon at inaantok na rin. Marami ring mga tao pa noon na naglalaro ng tong its. Nakatulog talaga kaming magbabarkada noon, doon lamang sa mahabang upuan. Hanggang sa nagising ako bigla dahil nagtatawanan ng mga batang naglalaro ng baraha. Siguro mga nasa alas 3 na yon ng madaling araw. Pagdilat ko ay kakaunti na lang din talaga ang mga tao na nagpupuyat. Bilang na lang at halos mga bata pa. Napatingin ako sa kinahihigaan ng dalawa kong barkada at wala na doon si Onyok. Akala ko nung una, baka umihi lang o nagyosi. Pero ilang sandali pa, ay hindi pa rin ito nakabalik. Napaisip na ako noon, mainipin kasi itong si Onyok at baka umuwi na ng kanilang bahay nang mag-isa. Dahil hindi siya makatulog ng maayos kapag wala siya sa kanyang sariling bahay. Delikado pa naman dahil meron nga kaming nakaaway. Kahit nasa labas kami ng bahay ng may lamay, okay lang naman sana. Dahil maliwanag talaga at meron namang ibang tao. Kaya wala talagang makikialam sa amin kahit doon pa kami matulog. Ginising ko si Marcelo noon. Sinabi kong nawawala na nga si Onyok. Kaya napabalikwas rin agad ito sa kanyang kinahihigaan. Pareho kami nang iniisip noon. Tinanong nga namin yung mga bata. At ang sabi nila, mga ilang minuto pa lang daw mula nang makaalis ito. Bumangon lang daw ito at agad ring umalis. Hindi na siguro kami ginising pa. Dahil mahimbing na rin nga ang tulog namin noon. Siyempre, nag-alala nga kaming agad ni Marcelo. Umuwi ba naman si Onyok ng mag-isa? Samantalang alam na nga nito yung mga usap-usapan sa pagkatao ng nakaaway naming mag-ama.
Nagmadali kaming umalis at sumakay sa dalakong motor. Pinarurot ko na agad yon. May hawak-hawak pang pamalo si Marcelo noon. Nadinampot lang niya bago kami umalis. Sa daan ay meron kaming nakasalubong na kababaryo rin namin. Kaya tumigil kami saglit at nagtanong. Ang sabi nito, nakasalubong daw niya si Onyok nung papunta siya doon at mga ilang minuto pa lang daw yung nakalipas nung makasalubong niya ito. Naglalakad daw at halatang nakainom. Dahil may kabagalan daw ang paglalakad. Kaya nagmadali na kaming umalis. Ito talaga yung hindi ko makakalimutan, Sir Dan. Nailawa na po namin si Onyok noon. Nung dinerecho lang namin yung pagmumotor. Nasa unahan na namin siya eh. Nakita na namin. At tinatawag pa nga namin ito. Kahit hindi pa kami ganun kalapit. Sa totoo lang, napalingon na nga rin si Onyok noon eh. Nung bigla na lang merong dumumog sa kanya. Kitang-kita namin ni Marcelo kung paanong tumumba si Onyok at nagpagulong-gulong sila ng dumumog sa kanya pababa sa gilid ng daan. Mas mataas po kasi yung daan at pababa po yung nasa gilid na meron ngang mga damuhan. Nagsigawan kami noon ni Marcelo at pati po yung motor na tumba na dahil napatalo na lang kami sa pagkagulat at pagkataranta. Bababa na sana kami ni Marcelo dahil sigaw na rin ang sigaw si Onyok noon habang merong dumudumog sa kanya na parang ang napakaitim. Yun bang tipong may liwanag naman mula sa buwan pero halos hindi yun makita ng mabuti dahil sa itim ng balat noon. Hindi ko alam kung balahibo ba o ganun lang talaga yung kanyang anyo. Hanggang sa makita po naming sinasakal po nito yung kaibigan namin. Nung bababa na sana kami para tulungan si Onyok, bigla pong merong sumigaw sa amin. Diyan lang kayo, huwag na kayong bumaba pa dito. Sigaw po nito. Nandoon din siya sa ibaba. Tapos mabilis po siyang tumakbo. At hinila nga niya palayo yung nilalang na sumasakal kay Onyok. Tay, tama na. Tama na yan, baka mapatay mo pa. Sabi po nito. At talagang pinersa po niyang niyakap at hinila yung nilalang palayo sa kaibigan namin. Nung tignan ko pong mabuti, Sir Dan, si Mang Noel po yon. Nakasombrero lang pero siya talaga yon. Pati na rin sa kanyang boses. Nagwawala yung nilalang at nag-aangil. Pero hindi siya binibitawan ni Mang Noel. At dahil tinawag niya yung tatay, naintindihan na po namin na si Lolo Gorio yung aswang na iyon. Hindi lang makilala dahil sa nakakatakot nitong anyo. Dali na! Kunin na ninyo ang kaibigan ninyo. Pasensya na sa nangyari sa lamay ah. Hindi ko naman yon sinasadya. Mainit lang talaga ang ulo ko dahil natalo ako. Ngayong tinulungan ko kayo dito, huwag nyo na sanang ipagsabi pa ito. Wika po ni Mang Noel noon. Nung bumaba na kami at inalalayan nga namin si Onyok paakyat, doon ko na nga po napansin na habang niyayakap ni Mang Noel yung aswang niyang ama, meron pong nakapulupot sa kanyang kamay na parang rosaryo pero may kakaibang medalyon din sa dulo. Hindi ko alam pero parang tulad sa mga nakikita ko sa mga albularyo. Kaya siguro kahit nagpupumiglas yung aswang na walang iba kundi yung tatay niya rin, hindi yun nakakawala sa pagpigil na ginagawa ni Mang Noel. Hanggang nakasakay na po kami sa motor, paulit-ulit pong sinasabi ni Mang Noel na patawarin daw namin sila sa kanilang nagawa. At sana ay wag na raw naming ipagkalat pa kung ano ang nangyari doon. Maswerte na lang si Onyok at kaunting galos lang ang kanyang tinamo. Ilang ulit po naming sinubukang magsumbong noon, pero hindi na namin ginawa. Dahil sa totoo lang, seryoso namang humingi ng pasensya si Mang Noel. At kung hindi niya pinigilan ng kanyang tatay, baka kaming tatlo doon nadali na rin. Dahil wala rin kaming balak na iwan yung kaibigan namin.
matagal naming nilihim yon. At dito ko lang naikwento talaga ang lahat ng nangyari. Lalo at okay lang naman na siguro dahil napakatagal na rin ang mangyari ito. Salamat po sa inyong mga nakinig dito. Hanggang dito na lang din ito. Paalam. Magandang araw sa inyo. Itago na lamang ninyo ako sa pangalang Alejandro. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay yung aming naging karanasan noong dekada 80 nang mabuntis noon yung pinsan kong tawagin nating Marjorie. Nakatira po kami sa Capiz, kaya nabahala na rin ako para sa kanya. Nang mga panahong yon, tahimik yung aming buhay sa probinsya. Kahit hindi ganun karami yung mga kabahayan at magkakalayo pa. Yun nga lang, mahirap dahil may kalayuan sa bayan. Kaya minsanan lamang kong magkaroon ng oras na makapunta doon. Dahil sa ganung uri ng pamumuhay namin, madalas tuwing gabi, nagkakasundo kami ng pinsan kong si Marco na maghanap ng mga talangka para may uulamin ng aming pamilya kinabukasan. Dahil maraming mga talangka sa mga sapa at ilog noon sa aming lugar. Insan, mamayang gabi ah, manguha ulit tayo ng mga talangka. Ganado ang mga bata kapag talangka yung ulam eh. Wika pa ng aking pinsan na si Marco. May sariling pamilya na po kasi ito noon, kaya kumakayod rin siya para sa mga ito. At malaking tulong rin yung kanyang ginagawa na panghuhuli ng mga talangka para kahit papano makalibre sila sa ulam. Sige ba, insan? Puntahan mo na lang ako sa bahay namin. Tugon ko naman sa kanya at nagpaalam ako na pupunta muna ako sa bayan. Nung nasa bayan na nga ako, marami akong kwentong naririnig. At isa nga po roon, yung tungkol sa aswang na nananalasa raw sa baryo na kasunod ng aming barangay. Hindi pa naman ganun kasigurado kung aswang nga ba ang may gawa. Pero ayon na rin sa mga tao roon, may nakita raw silang malaking ibon. Napabalik-balik sa bahay ng isang buntis doon. Narinig ko rin sabi ng mga taong nag-uusap. Narinig ko nga po yung pinag-uusapan nila habang namimili. Napailing pa ako dahil naisip ko na kahit hindi pa naman sila sigurado, tila iba naman ang kanilang kinikilos. Hindi ko na lamang yon pinansin pa at binilisan ko na lang yung pamimili ng mga kailangan sa bahay. Nang matapos na nga ako sa pamimili, nagpasya na lang din akong umuwi sa aming baryo. Saktong pagkarating ko nga roon sa bahay namin, naabutan ko yung pinsan kong si Marjorie na kasama ang kanyang asawa na tawagin po nating Mike. Insan, nakadalaw kayo rito ah. Bungad ko pa sa kanila. Napangiti sa akin si Marjorie at kinansyawan pa ako kung kailan daw ba ako magkakaroon ng nobya. Gayong ako na lang sa aming tatlo yung walang asawa. Wala pa nga eh, pero siguro malapit na. Medyo natatawa ko pang wika. Nag-usap pa kaming tatlo hanggang sa napag-alaman ko na buntis pala ito at kailan lang din daw nila nalaman. Aba, magiging tito na pala ako ah. Natatawang wika ko pa dahilan para mapatawa na lang din silang mag-asawa. Kaya maghanap ka na ng mapapangasawa para naman maging tita na rin ako. Biro pa ni Marjorie sa akin. Hindi na rin naman sila nagtagal pa sa bahay namin at nagpaalam na rin aalis na. Nang paalis na nga sila, hindi ko maiwasang maisip yung tungkol sa mga kwentong narinig ko doon sa bayan. Gusto ko pa sanang sabihin yon kina pinsan, para kahit papaano ay makapaghanda sila kung meron ngang aswang
Ngunit hindi ko na lang ginawa dahil naisip ko na baka matakot pa sila at makaapekto pa sa pagbubuntis ng aking pinsan. Sa kadahilan ng yon, naging tikom na lamang yung aking bibig tungkol sa mga kwentong aswang na narinig ko sa ilang mga tao. Kinagabihan, sinundo ako ni Marco sa bahay namin upang manguha muli ng mga talangka. "Insan, tara na!" Yaya pa nito sa akin. Kaya kinuha ko na nga rin yung aking mga gamit na dadalhin at sumunod na nga ako sa kanyang paglalakad. Habang naglalakad patungo sa sapang madalas naming puntahan sa pangunguha ng talangka, napatanong ako sa aking pinsan. "Pinsan, naniniwala ka ba sa aswang?" Tanong ko pa po rito. Napalingon naman siya sa akin dahil nga nauna po itong maglakad. "Sabi nila, totoo raw yung mga aswang. Pero hindi ako ganong naniniwala sa mga yon." Tugon naman po nito sa akin. Napatango naman ako sa kanyang sinabi. Siguro kung makakaranas ako o makakita mismo ng nilalang na yon, maniniwala ako. Natatawang wika pa nito sa akin. Kaya napatawa na rin ako ng mahina. Hindi na nga rin ako nagsalita pa at nagpatuloy na lang sa pagsunod sa kanya hanggang sa narating na nga namin yung sapa. Agad na nga kaming nagsimula na kumuha hanggang sa merong kakaibang naramdaman si Marco. "May nararamdaman ka ba, pinsan?" Tanong pa po nito. Napailing naman ako dahil wala naman talaga akong nararamdaman ng mga oras na yon. Tinanong ko pa nga siya kung ano ba yung kanyang tinutukoy. Ngunit, sinabihan na lang niya kung wag na lang pansinin pa yung kanyang sinabi. Kaya ipinagpatuloy namin yung aming pangunguha hanggang sa nakarami na nga kami at napagpa siyang umuwi na rin. "Sapat na siguro to para bukas. Umuwi na muna tayo." Pagyayaya pa ni Marco. Sumang-ayon naman ako sa kanya at tinigil na yung aking ginagawa. Sabay nagsimula na nga kaming maglakad pa uwi. Naisip naming dumaan noon sa bahay ni na Marjorie. Nag-iba kasi kami ng daanan ng mga sandaling yon. Hindi pa naman siguro tulog si na Marjorie, no? Daanan na muna natin para mabigyan man lang ng pangulam nila bukas. Wika pa ni Marco na sinangayunan ko naman. Yun na nga po. Nagtungo kami sa bahay ng aming pinsan at nang mapadaan kami sa puno ng mangga na hindi naman ganun kalayo sa kanilang bahay, may kakaiba kaming naramdaman ni Marco. Inakala kong ako lamang yung nakaramdam bigla ng kakaiba. Ngunit maging pala si Marco ay naramdaman din yon. Walang ano-ano, sabay po kaming napalingon sa aming likuran. "Wala namang tao ah," bulalas pa ni Marco nang wala man lang kaming makita sa aming likuran. Walang ano-ano, biglang uminga yung mga dahon ng puno ng mangga. Kaya napatingin kami sa parting yon. Inilawan namin yon gamit yung aming mga dalang flashlight. At nagulat kami nang makitang gumagalaw-galaw yung mga sanga at dahon ng puno. Ngunit hindi naman ganun kalakas yung hangin sa paligid. "Ano kayang nangyari?" Tanong ko pa sa pinsan ko. Hindi po ito tumugon. Bagkus, tinutukan namin ng tingin yung sangang tila may kung anong nakasamparoon. Nung akmang aalisin na po namin doon yung ilaw ng flashlight, ay nagulat kami nung umuuga-uga po yung sanga. "Tara na, pinsan, umalis na tayo dito." Bulalas pa ni Marco kaya napatakbo na nga rin kami palayo. Hindi na kami lumingon pa. Lalo at pakiramdam namin ay merong nakamasid at nakasunod sa amin ang mga oras na yon.
Nang nasa tapat na nga kami ng bahay ng aming pinsan, agad nga kaming kumatok sa pintuan ng bahay. "Pinsan, pakibuksan naman ang inyong pinto." Paulit-ulit pang tawag ni Marco. Aaminin kong nung mga oras na yon, ay talagang nakaramdam ako ng kaba. At nang mabuksan na nga ni Marjorie yung pinto ng kanilang bahay, dali-dali po kaming pumasok. At nagtataka man yung mag-asawa dahil sa aming mga kinikilos, mabilis naman po kami nilang pinapasok sa kanilang bahay. "Ano bang problema ninyo mga pinsan? Gabi na, bakit pa kayo nandito? At parang may kakaiba sa inyong kinikilos?" Tanong pa ni Marjorie. Hindi na muna kami sumagot at sinabihan namin siyang hinaan lamang ang kanyang boses. Nakitaan naman ng pagtataka ang mukha nila, kaya nagsalita na nga lang din si Marco. "Gusto lang sana naming bigyan kayo ng ilan sa mga nahuli naming talangka, kaya kami na parito, kaya lang." Pambibitin pa ni Marco sa kanyang sasabihin. "Kaya lang ano?" Tanong naman ni Marjorie. Nagkatinginan pa kaming dalawa bago po ito tumugon. "Nung malapit kami sa may puno ng mangga, yung malaki, yung madadaanan papunta dito, napatigil kami dahil nakaramdam kami ng kakaiba. Kaya napalingon kami sa aming likuran. Ngunit wala namang tao. Nagulat na lang kami nang biglang merong kung ano sa may sanga ng puno ng mangga. Kaya napatingin kami sa parting yon." Mahabang paliwanag pa ni Marco. "At pagtingin nyo, ano ba ang nakita ninyo?" Seryosong tanong naman ng asawa ni Marjorie. "Umuuga-uga yung sangay. Merong gumagalaw doon. Ngunit wala namang tao. Wala rin kaming nakitang kahit ano. Pero sigurado kami na merong kung ano doon na hindi normal." Tugon ko pa sa asawa ng aming pinsan. Narinig kong mahinang napamura si Mike dahil sa aking sinabi. Nang tanungin ko siya kung meron bang problema, nagulat kami sa kanyang naging tugon. Ikuwento niya sa amin yung tungkol sa nangyari sa kabilang baryo at yung mausap-usapang kanyang narinig mula sa mga taga roon. May buntis na nabiktima sa kabilang baryo. Ayon sa mga tao roon, meron daw aswang na gumagala sa kanilang baryo. At marahil daw, nakarating na rin daw dito. Tugon pa ng asawa ng aming pinsan. Sinuportahan ko naman yung kanyang winika. At sinabing yun din yung aking narinig nung pumunta ako sa bayan nung meron akong binili. Pero habang nag-uusap po kami doon, ay bigla na lang kaming nakarinig ng mahihinang paghuni ng animoy tiktik. Yun pong parang ang hina talaga, pero pakiramdam namin parang napakalapit lang. Yung tipong nasa paligid lang ito at naghihintay ng tiyempo na umatake. Lalo na at buntis nga rin yung pinsan ko. Sinasabi ko na nga ba, baka nasundan kayo ng aswang mula sa sapa. Wika pa ng asawa ni Marjorie. Nagkatinginan kaming dalawa ni Marco. At naalala ko yung sinabi nito na meron daw siyang kakaibang nararamdaman habang nangunguha kami ng mga talangka. Marahil nga nasundan kami. Wika pa ni Marco. At dahil doon, dali-dali na nga lang kumuha ng itak at buntot ng pagi yung asawa ng pinsa namin. Nababahala man, sumunod kami sa kanya sa labas ng bahay. At naiwan naman sa loob si Marjorie. Gumawa tayo ng apoy at magbantay rito. Sigurado ako na nasa paligid lang yung aswang na yan. Wika pa ni Mike. Tumango na lang nga kami sa kanya at nilakasan yung aming loob. Nang magkaroon na nga kami ng apoy at naghanap kami ng mauupuan
at nagbantay nga roon sa labas ng bahay. Biglang nagtanong si Mike, "Hindi ba't meron kayong nahuling mga talangka?" Tanong pa po nito. Naagad naman nga kaming tumango. "Alam nyo kasi," sabi ng lolo ko, "kapag wala raw sa anyong tao yung isang aswang, kapag nagsunog ka raw ng kahit anong nabubuhay na galing sa tubig alat, ayaw na ayaw daw yun ng mga aswang. Yun din yung parehong dahilan kung bakit yung mga napapahawaan ay talagang nababahuan at nalalansahan sa mga isda kahit niluto na ito. Yun daw ay dahil galing yun sa tubig alat. Kumuha tayo ng ilan sa mga nahuli niyong talangka at ilagay natin sa apoy. Galing rin yan sa tubig alat. Kaya alam kong merong epekto yan sa aswang. Kapag nalanghap niya yan, sa oras na ilagay natin yan sa apoy." Wika pa ni Mike at yun nga po yung aming ginawa. At nung ginawa nga po namin yon at kumakalat na nga rin po yung usok sa paligid, nakarinig po kami ulit ng huni ng tiktik na sa pagkakataong yon ay parang galit na galit. "Hindi ba tama ako? Marahil atake yan dito dahil nagalit siya sa ating ginawa. Mas mabuti nga yan kapag pumunta siya dito para makita niya ang kanyang hinahanap. Tatlo tayo, wala tayong dapat katakutan." Wika pa po ni Mike noon. At nasa ganong sitwasyon naman po kami nung bigla po kaming nakarinig ng pagaspas na parang galing sa isang malaking ibon. "Dapa!" Sigaw po ni Mike noon nang makitang merong papalapit na malaking ibon. Hindi po ito wakwaka, pero mukhang nagpalit po ng anyo yung aswang sa pagiging malaking ibon. Mabuti na lang at nakadapa kaagad yung pinsan ko, kaya hindi po siya nagawang saktan ng ibon na yon. Pabalik-balik po yun na parang galit na galit. At maya-maya pa ay meron pong lumapag ulit sa isang sanga ng puno ng mangga sa hindi kalayuan. Na parang hinahamon po kami nun. "Kung matapang ka, sumugod ka rito," sigaw pa po ni Mike noon. At walang ano-ano, bigla pong tumigil yung paglangit-ngit ng mga sanga. Nagmatsyag po kami sa aming paligid at sa hindi inaasahang pagkakataon, mula sa puno ng mangga ay meron pong lumundag na malaking aso sa aming harapan. Umaangil po ito at kitang kita namin ang matutulis nitong mga pangil. Siyempre po, kinakabahan din kami at medyo natataranta dahil ilang ulit na po itong nagpapalit-palit ng anyo. Galit na galit po na nakatingin sa amin yung mapupulang mga mata nito, kaya mas lalo akong kinilabutan. Si Mike naman ay nagmadaling pumasok sa loob ng kanilang bahay na parang meron pang kinuha. Napalingon na lang po kami bigla ni Marco nung magsimula na po nitong iwas-iwas yung buntot ng pagi na kanyang hawak-hawak. "Hindi ako natatakot sa'yo. Alam kong mula ka sa kabilang baryo, kaya humanda ka kapag tinamaan ka nito. Hanapin ko talaga yung bahay mong hayop ka," sigaw pa ni Mike habang winawas-iwas ang buntot ng pagi. Nagtapang-tapangan na lang din po kami ng mga oras na iyon. At akmang atake na po yung nilalang, nakitaan namin ng pagdadalawang isip yung nilalang dahil sa pananakot ni Mike sa kanya. Kaya nagkaroon kami ng lakas na loob na sugurin ito. Sabay-sabay po naming sinugod yung malaking aso at sa hindi inaasahan, nagawa pong tamaan ni Mike ng kanyang buntot ng pagi yung hayop na iyon. Sandali po yung napahiyaw, ngunit mabilis rin pong tumakbo palayo. Sinundan na lang po namin ang tingin ang palayong malaking aso at hindi na namin hinabol pa. "Babalik pa yon, panigurado. Kailangan kong maghanda," wika ni Mike noon, lalo na at nagawa nga po nitong tamaan ng buntot ng pagi yung aswang na iyon. Nagbantay lang po kami ng gabing yon at hindi na muna umuwi pa.
Pero hindi na rin naman po bumalik yung aswang na yon nung sumunod na araw. Naisip namin na marahil ay nag-aalangan na ito na gawin yung kanyang pakay dahil tatlo po kaming nakahandang paslangin siya kung sakaling bumalik pa po ito. Simula naman po noon, naging matunog na po yung tungkol sa aswang na yon. Siguro isa rin po ito sa mga dahilan kung bakit hindi na nga rin po ito bumalik sa baryo. Dahil kumalat po yung tungkol doon. At karamihan po sa mga tao sa baryo namin ay naghahanda na rin tuwing gabi sa takot na mabiktima ng aswang na iyon. Kami man po ay gabi-gabi rin pong nagbabantay noon hanggang sa dumating yung araw na wala nang pananalasa ng aswang na nababalitaan. May mga balita rin po noon na namatay na raw po yung aswang na iyon dahil hindi na raw po siya nakikita doon sa kabilang baryo. Mabuti na rin yon dahil kung nagkataong bumalik pa po ito, baka kami pa yung makapatay sa aswang na yon. Hanggang dito na lang rin po ito at maraming salamat.